bawal po ay yung pagparada niyo po dito. Okay, nga andito na yung driver, papahu. Kanina pa yung lisensya. Huwag mo nang atake. Tanong na ho kami kung kani-kanino po. Oh, andito na nga ako. Hindi mo sila maano. Bakit po? Kasi andito na yung driver. Dapat niyo hindi niyo dito pinaparada yan. Ha? Bakit? Ikaw taga rito ka ba? Oh, alam namin yun. Alam namin nagagalit dyan si ano, si Harry Roque. Pag pumunta ako doon, i-re-report kita. Kahit pumunta tayo sa Station 6. Sige po, sir. Papahanap kita. Pero okay. Kasimple. Purong pagmamahal! Lang yung naorasan na nahihilay na yung sedan, tapos ito yata naorasan na rin yata ito sa Cairon. Yan ang ating sector commander, si Officer Sanchez ng MMDA CSP. Saludo po si ito, tinipigitan na Officer Parama. Ayun, walang helmet. Sinabi dyan lang po ako, wala rin helmet. Alright, dito tayo sa dulo mga puro. Eto na, inihila na itong ano. Sama nandito sa Arugay. Naurasan na po. Meron na po itong reference number. May reference number na kasi ito. Dapat nyo, hindi nyo dito pinaparada yan. Bakit? Ikaw, taga rito ka ba?
Oh, alam namin 'yun. Alam namin nagagalit diyan si ano, si Harry Roque. Alam niyo pala 'yun. Oo, oh, taga rito ako, alam ko. Tinitigan niyo pa rin pinaparada dito 'yung ano. Hinuli na inanoto na tinitigitan na doon. Ngayon, wag mo nang kargahin. Papatikit lang kami. Ano po 'yung pangalan ko siya? Depo. Oh, sige. Ako na kasi. Neutral na lang ito. Oh, Andrek. Oh, sige, neutral mo. Neutral mo, sir. Huwag ka, driver ka. Siya kinakausap po yun. Impulse, sir. Kalim po. Ito, buhati ko lang number po. Pangalan ko na lang po, sir. Huwag na po yung number ko. Kaya nga, number at saka pangalan mo, para pag dinala doon, kasabihin ko kay Jojo, ikaw yung nang... Sige po, sir. Sige po. Ganun lang naman kasi. Opo, opo. Kasi nandito na eh. Nung ako nandun, ganito rin yun, hininto nila, nandito yung driver, nagwala yung esensya. Pangalawang beses, sabi ko kay ate, yung kasama nyo, sabi, ate, kuhanin nyo lang, kinuha niya. Tapos ikaw ngayon, ha, ano yun mo? Dito yung driver eh. Sige, sir. Sabi ko lang yung pangalan mo, para malinaw. Kasi pag pumunta ako doon, i-report kita, kahit pumunta tayo sa Station 6. Sige, sir. Papahanap kita. Ganun ka simple. Marami akong tinulungan na kabayan natin sa ibang bansa. Tapos ako, gagawin niyo, tutuliswin mo. Arugay, Jeffrey, sir. Anong position mo sa ano? Traffic ranger po. Oh, traffic ranger ka. Po ako, sir. Arugay. Wala ko yata tita yun, sir, ito. Dito, Arugay. Traffic ano ka? Traffic ranger po. Oo. Kasi ibibigay ko sa iyo lisensya, tikitan mo, tapos. Opo. Ngayon, naalisin namin dito. Ganun lang naman ginawa sa akin dun eh, sa kabila eh. Lisensya na ako, sir, ha? Hindi, pasensya eh. Ba't makukuhanin? Ayun pa, ang dami pa nakaano doon. Ayun, nakuhanin mo. Sige po, alin po, sir? Ayun, walang driver. Ayun, walang driver. Ayun, may driver po, sir. Nakita nyo, oh. Ayun, kakababalan nyo, turun nyo. Andito na ako. Tutuloy mo pa rin kahit nandito na ako. Yes, sir. Opo. Kasi lagpas ako kayo sa grace period na binibigay mo natin. Kailan mo ako binigyan ng grace period? Simula nung dumating mo kami dito, sir. Ngayon lang ako dumating. Hindi na ako namin kasi. Asan yung grace period mo? Grace period mo? Dito na, sir. Ah, pare. Apo, hindi, ganito, pare. Alam pangit, ko. Pangit pero huwag mo kasi, maka, ano ka, aalis, bibigay namin lisensya. Tikitan mo. Apo. Trabaho ng traffic importer apo, yan. Apo. Violation namin, nag-contact kayo ng ano, wala naman kayong pasabi. So, na-time nga nyo kami. Apo. Bibigay lisensya, tikitan mo. Tapos. Hindi, may charges yun eh. Hindi, ba't hindi, magkano yun? Kaya tayong grace period na tinatawag, sir. Alam ko yun. Oh, alam ko yun, arugay. Eh, kasi ngayon, nahuli, sir, na kami doon. Yung grace period na yan, sir. Pagbibigyan kita, gawin mo yung trabaho mo. Opo. Pero huwag mo nang ihata kasi abala sa amin. Siguro, mas papasok sa opisina, gagamitin ito sa sakyan. Siguro, sir, sa opisina na lang mo tayo mag-usap. Doon tayo re-reklamo nyo naman ako, maghaharap naman hindi tayo. Hindi ko kailangan pumunta sa opisina mo. Magre-reklamo ako dito sa barangay. Dito, magre-reklamo ako. Hindi ako sa'yo magre-reklamo sa opisina mo. Yes, sir. Kasi marami kami nagre-reklamo sa gano'n. Wala naman nangyari. Di ba? Ikaw bilang trabahador ka, kami rin nagtatrabaho. Huwag mo ilahin. Bibigay yung ano, lisensya. Para tikitan mo. Ano yung violation? Ilagay mo yung violation. Sir, kung hinahabol niyo po yung ticket, bibigyan pa rin namin kayo ng ticket kahit nahila na po yan. Pag nahila to, i-release mo. Paano papasok sa opisina yung mayari? Tandaan nyo na lang po. Situation tayo dito, no? Tulad nga lagi natin sinasabi, meron po kasi tayong grace period na 5 minutes.
At ginagawa na po ito ng ano ng reference number pagka nabigyan na po ng impounding notice. At dito may nahuli pa tayo, walang helmet. Alright, saludo TTMD, Officer Arugay. At ito nga po, diretso na tumaan ng Marikina. At irereklamo nga daw po si Officer Arugay. Eh, ang problema nga po kasi pangalawang beses na pala ni bossing dito nahuli. Tapos siguro yung una, umabot siya sa 5 minutes, pero ngayon, hindi. So, ngayon merong reference number na, dati wala pa. Punta pa tayo dun sa dulo, mga puro. Ito yung tinuturo ni bossing, mga puro. May driver at tinitikitan, obis sa kalibag. Ito naman, walang helmet si bossing. Tapos ito, meron na nahila dito. Ito, papunta pa lang dito yung team eh. Outnumbered po tayo. Alright, mga puro, dito mga tatlo na yata yung nakuha dito, nato pati yung dito dalawa, isang close van saka yung isang sedan yata dito. Ito naka ano na rin to, naka ready na to for towing na rin to. Pagkatapos ito naman nakasampa na rin to, iinahin na rin po ito. And then dito naman nagkatikitan, nagkatowan, mga bago na lang po yan. Ito bago na lang din po ito eh, nagbababa. Yan, malinis na po. Kanina kabilaan po yung nakapark dito. Dito may natuwa dito. Dito meron din. Tapos mga napikitan. Ito wala na namang helmet. Marami rin tayo. Doon na yung mapapara sa may bandang gitna. Ito natuwa na yung isa dito. Ito natikitan na to eh. Yung official parama. Yan, dami rin natikitan dito, mga puro, saka na to. Ito, bago na lang din to. Hindi naman po kasi tayo pwede magbabad dito. Dahil mayroon pa dong mga sasakyan na kailangan hulihin. Kaya alam, parang wala na tayong tow trucks. Sabi na nga ba, mga puro, dito na to mauubos eh. Buti na lang yung walang helmet, hindi dumaan dito sa ano, sa team. Kundi mauuli. Alright, so far, yan na mga puro. Yan ang mga ginapang pangyayari ngayong araw na to dito sa Lungsod, Quezon. Barangay Batasan, feeling best one. Sama natin TTMD, Legacy Pagaling, Sir Dexter Cardenas, OIC for today, Officer Kalebag.
And isama rin natin ang MMDA CSPD. Ito pa isa, walang helmet din. Siya, bibigyan tayo mga 5 minuto. Pag hindi mo na yan, sasampan namin sa tawin nyo. Wala kang lisensya, wala kang helmet. Okay, mapuro initial violation, riding without helmet. Tapos upon apprehension, walang lisensya. As consideration, bibigyan siya ng oras, 5 minuto, as per Officer De La Rama, para kunin yung lisensya niya. Nakikita na daw si Bossing, check lang natin kung nakikita na nga siya. Walang helmet din. Ay, nakikita na nga. Hindi makaligtas dito ng haba eh. Ay, mga puro. Tuloy-tuloy lang po tayo. Let's go, antabi lang po. Let's go guys. Magbibilang tayo ha, 5 minutes lang yan ha. 1, 2, 3, 4, 5, gina. Hindi malapit lang naman kami. Kasi wala naman tayo sinabi na dyan lang kami. Wala naman tayo sa batas na dito lang kami. Pwede ka mag-drive na wala kang license. Dito lang kami sir, dyan kami sa palengke. Bibili lang po kami, sa loob naman po kami. Wala pa. Basta sumakay ka ng isang motor vehicle, katulad ng motorcycle, obligado kailangan may lisensya ka. Parang ikaw, nung pinanganak ka, diba sir, may birth certificate ka, sigurado naman meron. Pag wala, kulorong. Kulorong. Diba? Maikpit na tayo sir ngayon. Ang taas pa naman ng no helmet. Oo. Ng 5. At saka hindi, meron siyang first at second offense. Oo, may second offense. Alright, mga puro. So, ayan, si Bossing dumating na. May dala ng yung lisensya niya. Kinonsider naman ang team natin. Titikita na lang po yan. Alright, mga puro. Nakasampa na po dito yung minivan. Dito naman, tinikita na lang, non-contact. Dahil nabiti na po tayo sa ano. Ah, ito. Naka-ready na. Ayun, nakasampa na rin po. At again, Officer Sanchez, good morning. Saludo, Bossing. Ating sector commander ng MMDA CSTD. Mabuhay, mga boss. Thank you po. Boss, ano ka namin? Papapaw, boss. Ay, naubos na sticker ko eh. Hindi ako parang dala eh. Papapaw. Saludo mga bossing ha. Salamat po. Ayan. Next time, may dala na ako sticker para bigyan. Biglaan eh. Kala namin kasi dun sa seated one eh. Biglang naging CSTD. Oh. Lagi. Oh. Ayan, again mga bossing ha. Saludo. Ayan, shoutout sa inyo mga bossing. MMDA CSTD. Saludo mga boss. Alright, thank you mga boss. Alright, so ito nga mga puro. Ito yung ticket na non-contact ng MMDA. Dahil nabitin po tayo ng ano. Nabitin tayo sa tow truck. So, buenas. Buenas, dalawa. Hindi ito lahat nakuha. Kabila, na tow. Alright, let's go guys. Tapos, itong van, ayan, hindi na rin inabot. So, ano na rin to sigurado. Ayun. Meron na rin siyang ticket. Non-contact na lang din po. Alright, let's go guys. Purong pagmamahal.
Single ticketing system, ibig sabihin lang sabihin nun ay yung uniformity ng pag-enforce ng batas. Trapiko dito sa Metro Manila, pare-parehas na schedule of fines and penalties ng bawat violation at karaniwang babaylet ng mga motorista. Sa phase 1 niya, wala pa yung device natin. So ngayon, yung paniniket, pangkaraniwan natin ginagawa, patuloy pa rin gagawin yun. Nakasanayan na yun pa rin yung gagawin. Hindi ko kumpisyan na lisensya at i-issue lang ng ticket. Pero ngayon, plus demerit points. Nakakonekta kasi yung system natin ng bawat LGU sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, kada huli ng bawat LGU and MMDA ay naka-record sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, bawat huli, merong kaakibat na demerit points. Depende sa bigat ng offense o nagawang violation ng isang motorista, ay doon na katumbas na demerit points. Contestable naman din yon. Pwede mo i-contest within 10 working days. After which, saka lang mag-aalarma sa LTO pag hindi mo binayaran agad or hindi mo kinontest yung ticket na issue sa'yo. Yung demerit points ay napaka-importante rito dahil pag ay 10 years or 5 years yung validity ng inyong lisensya, ay pwedeng kumpiskahin ng sinamang enforcer ang inyong lisensya kapag naitala sa record na umigit ka na sa 10 demerit points or meron kang outstanding or hindi binabayarang multa. Pag hindi mo siya binayaran or hindi mo siya kinontest within the 10 working days, yung pangalawang offense mo palagi ay pwede na kumpiskahin din ang iyong lisensya. Kahit saan ka mahuli, pwede mo naman rin siyang bayaran anywhere. Nice. Pwede ka magbayad sa counter ng over the counter ng bawat LGU sa City Hall. Also, yung mga payment scheme, electronic payment scheme, nice. Katulad ng GCash, Paymaya, and other sa mga bangko na katuwang natin sa e-payment. May limitation siya ng tatandaan po natin ang pagkakaroon ng lisensya isang privilege siya. So, ang gobyerno, through LTO, pwedeng bawiin anytime yung lisensya once you committed the maximum number of demerit points. So, initially, pag more than 10, mga pwedeng confiscation and review yung license mo, pwede kang masuspend. Depende kung anong kabigat ang inyong mga committed violations. Or pag umabot ka ng more than 40, nice. That's the time na pwede na sigurong i-revoke ay yung lisensya dahil nga sa sobrang dami na ng iyong violations. So, nakagawian dati na bayad ka lang, multa lang, tapos wala na. Mm. Pwede ka na takbo lang ng takbo, violation ka ulit. Bayad ka ng multa at walang kakibat na demerit. But this time, the through RA 10930, kakibat po doon yung demerit points ng bawat violation. So, nice. Nabibilang na po ang number of violations committed ng isang motorista or driver. Sa ating mga kababayan, sana sumunod lang po tayo sa mga lituntunin ng batas trapiko. Ito ay para sa isang road safety measure. Ang intention po natin dito ay magkaroon ng disiplina sa ating lansangan, sa pamamagitan ng ating mga enforcer, sa ating mga motorista. Sumunod lang po tayo, magkaroon ng kayusan at disiplina para magkaroon tayo ng maayos ang dali ng trapiko at mabawasan po yung insidente ng mga banggaan o road crashes. Kami po yung umaapila sa inyo, magkaisa po tayo, magtulungan po tayo para sa kakaunlad ng ating lungsod, para kakaunlad ng ating bansa. Bibig shoutout lang, Telesim Philippines. Grabe, sobrang solid nito mga puro. Ito lagi natin kasama sa mga operations, sa mga vlogs natin. Tatanggalin nyo, twist nyo lang yan to the left. Tapos ayun na, pwede mo ng handheld camera na siya. Tapos, ang ganda. Diba, hindi ka mukhang parang may nakasabi sa'yo na weird. Ganda. Ganda ng kulay, pogi-pogi pa rin. Telesim number 1. Let's go, purong pagmamahal. Maraming salamat sa iyo. Wala ka, walang bababaw. So thank you so much sa wala sa akong support. Tiwala ko. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon. At ingat kayo palagi. Again, kung wala ka, walang bababaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.